kita nyo yung gasket cemento bagong lagay. So ano nangyari, bagong overhaul to, tapos nagpalit sila ng conrod bearing, piston ring, main rod bearing, lahat na pinalitan na sa loob. Ang problema, hindi nila ito napansin, hindi nila ito i-chinek yung kanyang barbula. So kung nagpalit pa sila ng barbula, ang problema naman, hindi naman nila chinek yung valve guide. Okay? So kita niya naman, no, hindi na sa kanya to. Yan, no. So ito, pinalitan ito, either ito, block to, pinalitan ng bago. Ang problema, hindi na siya nagpalit ng brand new. Binalik lang, naghanap lang ng kasukat, tapos sinalpak. So ang nangyari, akala nila okay na yon, kasi nakita nila, setting naman eh. So ang problema, ito. Ito ang pinaka masakit sa ulo. Ngayon, pagpalang araw, so another client na naman tayo na Suzuki F6A. So merong nag-comment sa atin sa YouTube channel natin na nagtatanong kung meron ba tayong content about naman daw sa yung bagong overhaul na unit, and then pagpa-under nila ayaw na mag-start o mag-start man pero hindi pa rin stable. So samahan nyo ko sa simpleng basic pointers kung ano yung reason kung bakit nagaganon ng mga unit. So ngayon tama-tama meron tayong customer na same sa problema ni sir, yung ganong issue na bagong overhaul na, tapos pag-start nila pinalitan na lahat, carburetor, distributor cap, lahat, etc. Lahat, ang dami na pinalit nila, even ang ano, even ang tawag niyan, yung kanyang distributor na mismo, nagpalit na rin sila, pero same pa rin ang problema. Ayaw mandar ng matino at talaga nagbuburo-buro. Okay, so tara, samahan niyo ko kung anong yun ang problema. So let's go, tara. Okay, so ginawa namin guys, binaklas na namin yung buong system, bagong overhaul din ito. So ano nangyari, tinakpan ko muna yung mga ng plastic para safe yung lobby. Hindi na kami magtatanggal ng piston tsaka ng conrod bearing nil, medyo okay na. So makikita nyo, ayan, bago yung carburetor bili. So same ang ginawa, talagang bago yung carburetor kasi akala na mayari is carburetor problema. Ngayon, ganun pa rin, same situation pa rin, si bagong ano to, bagong open. Ayan, so tinanggal na namin yung buong system. Ayan, wala na yung mismong ano niya, pagkakabit-kabit sa head. So ngayon, ang find out natin nito, ito ipapakita ko sa inyo ang mga basic pointers na dapat nyong maintindihan, especially sa mga bagong magmimekaniko at sa mga unit owner. So ito talaga dapat nyong gawin, ito, tara. Okay, so nandito tayo ngayon sa pinaka ano, pinaka number one na kailangan nyong malaman kung ano yung naging cause, na mostly kasi sa mga ano, sa mga tinatawag na mga mekaniko ng mga baguhan at yung mga unit owner, hindi nila ito napapansin. Ang tawag po dito is valve. Ayan. So kung karamihan dyan, tingnan nyo naman, bagong overhaul pa lang yan sa guys. Kita nyo yung gasket cemento, bagong lagay. So ano nangyari, bagong overhaul to, tapos nagpalit sila ng conrod bearing, piston ring, main rod bearing, lahat na pinalitan na sa loob. Ang problema, hindi nila ito napansin, hindi nila ito i-chinek yung kanyang barbula. So kung nagpalit pa sila ng barbula, ang problema naman, hindi naman nila chinek yung valve guide. Okay? So kita niya naman, no, hindi na sa kanya to. Yan, no. So ito, pinalitan ito, either ito, block to, pinalitan ng bago. Ang problema, hindi na siya nagpalit ng brand new. Binalik lang, naghanap lang ng kasukat, tapos sinalpak. So ang nangyari, akala nila okay na yon, kasi nakita nila, setting naman eh. So ang problema, ito. Ito ang pinaka masakit sa ulo pag hindi kayo marunong. Ayan. So once magtanggal kayo, especially sa mga baguhan, mga unit owner, once magtanggal kayo ng head, total natatanggal naman yan. Number one yung titingnan guys, yung tatawag na ano, yung kanyang valve guide. Ano ba yung valve guide? Ito. Yun, yan. Yung valve guide, yan na yung sa gitna na yan. Sa gitna na yan, ayan. Yan dyan dumadaan yung tinatawag na valve stem natin. So dito na dumadaan yan. Ayan. Okay? Ngayon, nandyan na. So ang kailangan yan, ang dapat yung titingnan dito, pinaka number one, is yung kanyang play. Tingnan nyo mabuti yung play dito, ha. Ayan. Kita nyo gumagalaw, di ba? So yan na yung nagkakaroon ng problema sa
combustion chamber. Dapat setting yan, dapat hindi yan gumagalaw. Kaya kahit anong klaseng overhaul mo, klaseng bago ka na lahat, tapos pagpaandar mo, nag-white smoke, at hindi siya matino ang andar, walang tamang idling. Kasi nga, gumagalaw, kita niya naman. Ang lakas ng kambya niyan. So, ibig sabihin, meron siyang maluwag na portion. So, once na mag-setting siya gano'n, compression stroke, malikot eh, gumagalaw yan, kita nyo. Gumagalaw, nararamdaman ko konti. Tapos, yung pinalit niya naman na barbula, may problema din. Okay? May problema din kasi hindi sa kanya yung kinabit. So, yun ang problema nito. Kasi hindi niya pina-undergo ng machining. Saka tingnan mo yung pinalit nila, malaki din yung play. Yan o. Kita mo yan, gumagalaw, umaalog. So, dapat yan, hindi siya umaalog. Dapat steady lang siya. Wala kang makikita ng alog dyan. Dapat setup dyan. So, anong punto? So, anong papalitan? Dapat. Sorry. Dapat yan, ganito. Dapat yan, magpapalit ka ng barbula. Kasama na yung valve gate. Yun. Ayan ang valve gate, guys. Dapat pati yan, valve gate, tatanggalin mo na yan. Papalitan mo rin yan. Para bumalik yung setting niya sa tama niyang setup. So, yun ang basic pointers kung bakit umuusok ng puti yung makina natin every cold start, kahit na bagong overhaul. Tsaka tingnan nyo ito. Ayan. Kita nyo may play. Ayan. Malakas ang play. Same lang din sa kabila. Sa intake side. Ayan. Kita mo. Ayan. Yan ang problema sa makina natin. Yung barbula. Ayan. At yung valve gauge. Dapat yan, hindi yan gumagalaw. Kita nyo? So, malakas yung play. Ayan o, lakas o. So, yan ang nagkakaroon ng problema. Kaya once na mag-open yan, hindi siya lalapat ang maayos. Kung mag-close yan ganun, gumagalaw siya, akala mo wala lang, pero may galaw yung konti. So, nagkakaroon ng singaw sa loob. Kaya, halos hindi na siya namamatay yung makina, vibrate, kasi nga dahil sa malikot ang valve guide. So, dapat yan, setting. So, anong gagawin? So, tatanggalin yung valve guide, i-replace natin yung bago, at yun na yun. So, i-setting siya ulit. Tingnan natin yung kanyang mga sa exhaust. Yan, exhaust. Magalaw din, oh. Oh. Ito, medyo okay itong exhaust niya, oh. Setting, hindi gumagalaw. Di ba? Oh. Pag mataas, gagalaw siya. Pero pag sa konti, oh, hindi ka na malikot. So, okay siya. So, okay yung exhaust natin. Ang problema is yung kanyang intake side. Yan, yan, okay ito. Hindi ka na malikot. So, yun yung guys, yun yung basic pointers nga. Pag masa na mag-overhaul kayo, nagpa-overhaul kayo, especially sa mga unit owner, kailangan alam nyo to. Alam nyo itong discard ito kung bakit siya nagkakaroon ng white smoke at ayaw mag-idling ng maayos. Hindi po yan sa sensor dahil marami itong pinalitan, nag-sensor na sila lahat-lahat pero hindi pa rin na-address yung concern. Okay? So, yun ang mga basic pointers na dapat matutunan para sa susunod na mag-open kayo ng makina, especially sa mga Suzuki F6A, T6A, ito talaga yung number one na bumibigay, yung valve guide na yan. Yan, papalitan yan. At saka yung, yung barbula. So, pagkatapos yan, i-valve resetting siya para bumalik sa standard yung kanyang compression. Para umandar ng maayos, magkaroon ng idling na tama ng mga 750 kp, RPM. Okay? So, kasi kung hindi nyo yun masetting ng maayos, doon talaga sumasakit ang ulo ng mayari. Kasi nakakailang mekaniko na hindi pa rin na-address. So sana magkaroon kayo ng idea na yun ang dapat nyo gawin. Okay, so magtanggal kayo ng head. Matanggal nyo na yung head, unahin i-check muna is yung kanyang mechanism ng valve train. Yung valve guide tsaka yung barbula, yung valve. Okay, either intake or exhaust. Kasi pag hindi mo na-address yan, bigla ka agad nagbili ng rod bearing, wind bearing, nakalimutan mo to. Ipa-setting tong yung valve gauge tsaka barbula, and then ipina-setting mo lang itong kanyang barbula, hindi mo na sinik yung valve gauge, doon na po nagkakaroon ng diferensya. Lumalaki yung gastos ng may-ari. Isipin mo, ang gastos ng may-ari maabot na ng mga 60, kasi bago na yung carburetor, bago na yung distributor, bago na yung bomba ng fuel pump, kawawa na yung may-ari. Talagang maawa ka talaga, mangiyak-ngiyak na siya. Kasi yung problema pala, yun lang pala, ito lang pala. Yung barbula lang pala ang problema. At saka yung valve gate, hindi na setting. So, ang dami ng pinalitan lahat. Pati distributor, hindi feeding coil,
spark plug, lahat na napalitan na. So, kawawa naman yung mayari. Okay? So, yun po yung mga basic pointers para at least alam nyo yung mga dapat gawin para iwas laki gastos. Okay? So, hanggang dito na muna tayo guys. Basic pointers yung tinunok sa inyo para maintindihan nyo yung problema. Kung bakit nagkakaroon ng issue sa loob ng combustion chamber na ayaw mag-start ng magpanang maayos. Okay? So, please subscribe to my YouTube channel. Shout out sa ating lahat, sa lahat ng mga kabukang mekaniko, sa lahat ng mga banggitang mekaniko, sa mga baguhang mekaniko, at sa lahat ng mga unit owner, at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Okay? So, bye-bye. God bless and subscribe. Thank you.